Magandang gabi sa inyo mga Lodi. I-discuss natin yung step 2 natin about sa alcohol gun. Pasensya na kayo at natagalan tayo at busy tayo nung undas at saka katulad ngayon nag-aano tayo. Naglilinis tayo sa manukan natin. Tulad ng dati, ituturo natin sa drawing na lang mga Lods. Wala tayo kasing sapat na gamit sa actual. Yan, mga Lods. Ito na siya mga Lods, yung barrel natin mga Lods to. Saan may makita yung mabuti mga Lods, yan. Ito yung una nating step 1 mga Lods, yung body chamber natin. Na hintay nyo itong barrel na ikakabit dito sa elbow ito. Kasi meron tayong importanteng i-discuss dito sa elbow para yung pressure po dito sa apoy dito, mapipigilan niya palabas at yung pressure lang po ng hangin ang ilalabas niya para malakas po ang ating alcohol gun. Sana yung mga viewers natin dyan na ginaya itong gawa ko na to ay sana maging successful ang inyong gawa mga Lodi. At ingat po tayo sa paggagawa. Ito po yung fitting hose to mga Lods. Bali ito yung importante na magpipigil sa ating apoy, yung apoy sa lalabas po dito sa elbow. Ito po. Ang pangalan po nito ay fitting hose. Kasi isasalpak po natin ito sa barrel na 6mm inner diameter. Sana yung nakuha nyo mga Lods. Kasi ito, ang kinaganda na ito mga Lods, meron na po siyang ito. Babalandra na po siya dito sa gilid pag ito. Putulin po natin to. Nandito. Wala po tayo kasi pagputol. Yan. Dito natin puputulin mga Lods. Yan. Paikot. Ito lang ang kukunin natin. Ito. Ganun lang po. Puputulin nyo to. Kunyari, ito na po yung 6mm. Isasalpak po natin ganyan. Dito natin po yan. Yan mga Lods. Yan. Ito po yung ito yung pinakagitna nito. Ito na po yun. Ito po yung inner barrel po natin. Ito na sa gitna na to. So, ito na po yung tubo. Na ang sukat po nito ay 4 feet. Long barrel po tayo. Slip nyan na po to. Itong nasa labas. Ito. Yan. Slip nya po yan. Nasa sa inyo na po kung ano pong ilalagay nyong slip sa inyong barrel para tumibay po. Kasi pag wala pong slip to, kasi manipis lang po to, gumagalaw po, mahirap po nating itama sa target. Kaya nilagyan ko po siya ng slip na stainless yun sa akin. Kahit iganyan-ganyan mo po siya, hindi siya babaluktot. Kaya maganda po siya. Kahit puputok po siya, hindi siya gagalaw. May kabigatan lang po siya, pero mas maganda po yung mabigat ang barrel natin para hindi siya gagalaw mga Lods. Katulad po sa mga PCP, makakapal po yun, barrel ng mga PCP mga Lods. Kaya maganda yung tamang PCP mga Lods at saka accurate na accurate po yun. Alcohol gun lang naman po tayo. Ito po yung 6mm, ipasok lang po natin na ganyan sa sleeve. Kasi sa inyo na po, kung wala po kayong stainless na sleeve, pwede naman po yung nabibili na Ito po kasi hindi natin may describe yung 6mm kasi pang MPW po na ito. So, maluwang. Tapit tayo mga Lods. Bali dalawa po siyang tubo para maganda siya. Itong nasa gitna na itim na po to, ito na po yun. Ilalagay nyo po. Yung sukat po na yung ganito ninyo na fitting hose. Liliit po siya. Ito na po yung magpipigil. Paliliitin po natin yung butas niya dito. Lalabas po dito yung pinaka pressure po ng ating alcohol gun. Kasi ang purpose po na ito mga Lods, itong gawa na to ay pwede po tayong pangtiksay. Kasi ang lalabas lang po dito mga Lods, na-encounter ko na po, hindi po lalabas ang apoy po dito. Dito na po mag-i-stoppage yung apoy, ibubuga niya po yung pressure na hangin.
Kaya yung hangin lang po ang lalabas na dito. Kaya kung yung tiksay po dito sa dulo, hindi niya kayang sunugin. Ibubuga niya ng hangin, hindi ibubuga ng apoy. Itong gitna na to na itim, ito na po yun. Bale, ang ano po niyan, 6mm outer diameter niya. Yung outer niya po ito, yung pinakalabas niya. Ito po yung outer niya. Tapos yung inner diameter niya, ito po yung butas niya. Kaya 6mm po to, sakto po dun sa baril natin. Isasakto natin po dun. Yun, okay. Siya po to. Tapos, pag naipasok nyo na po yun, sukatin nyo po kung saan yung dulo niya. Guhitan nyo po dyan sa dulo niya. Kung hanggang dito, yung abot niya, yan, katulad yan. Guhitan nyo po dito. Pag naguhitan nyo po dito, ito, ito, guhitan nyo po dito, dito tayo maglalagay ng magnet. Stopper po ng ating bala. Kasi ano, para in case na pag naka, pagbabaril ka na pa ganyan, hindi po mahuhulog yung bala natin, mga loves. Yun ang purpose nun. Ito naman tayo ngayon, tapos na po tayo sa fitting hose. Ito nasa gitna. Ito na po yung tinuturo ko po na to, ito. Patay nyo lang po yun, ito na po yun, magnet. Lagyan nyo po ng magnet dito. Magnet, kahit konti lang mga loves, yung maano ng, ma-absorb ng bala natin, na hindi na mahuhulog. Yan, ito magnet. Magnet po to, magnet din yun. Dinalagyan nyo na po siya ng magnet. I-try nyo muna po siyang kung gagana po yung pinaglagyan nyo ng magnet kasi para hindi sayang yung gawa nyo mga lods. Pag nalagyan nyo na ng magnet, i-try nyo pong hulugan ng hole nito. Tapos, i-baba nyo siya kung malalaglag o hindi na. Para sigurado po kayo. Bago natin lagyan ng ito, lagyan na natin ng ano, sleeve nya. Kasi pag nalagyan na natin ng sleeve nya, masasaraduhan na natin itong magnet, mahirapan na tayong mag-repair. Kaya siguraduhin nyo pong gumagana po itong magnet nya. Stopper po ito ng bala ng steel ball. Tapos, pag natapos po yan, lagyan nyo ng sleeve na. Itong sleeve po na to, ito na po yung sleeve nya, yung pangalawang tubo. Yan. Depende po sa inyo kung anong size po yung gusto nyo ilagay dyan na tubo. Kung saan po kayo komportable na hindi na gumagalaw, pwede pong PVC. Kung alam nyo hindi na po gagalaw yung inyong gawa, okay po yun. Ang kinaganda lang po sa stainless po kasi mga loads, itong sa akin, ito. Kahit may iganyan-ganyan mo siya, kahit nakaganyan siya, hindi siya nagaano, hindi siya nadidisalign. Hindi katulad ng PVC, nadidisalign kasi pag pumuputok na initan nyo, nadidisalign. Kaya madidisalign itong inner diameter, itong inner barrel natin. Ang kinaganda pa nito, itong stainless nating sleeve ay ano, pinasok nyo itong inner diameter dito mga loads, ano, yung diretso po, dadiretsuhin nyo to kung may konting liko itong inner diameter na to. Kasi itong sleeve ang susundin nya kung ano yung direction ng sleeve natin, yun ang direction din ng inner diameter natin. Kaya tutuloy din niya. Yun ang kinaganda mga loads. Dito na tayo mga loads. Nalagyan na natin ng sleeve. Itong sleeve niya hanggang din sa dulo mga loads. Dito. Hanggang din sa dulo. Tapos pag nalagyan po natin ng sleeve na yan, di pantay na po dito sa dulo ng inner diameter at saka ito. Ito po yung 6mm kunwari. Mayroon tayo mga loads. Natulad tayo nagbibideo. Ito po yung 6mm kunwari. Nakalagay na po dyan. Pati yung magnet niya. Nandito na rin po sa gilid yung magnet niya. Nakalagay na po ganyan. O di pantay na po ganyan. Nakapantay na po. Tapos pag nakapantay na rin yan, kakasya po dito yung 25mm. With thread po yun. Itong elbow po natin na to, dapat ang kukunin nyo po, elbow na with thread po dito sa loob nya ito. Adapter pala mga loads. Ito. Yan. Ito na yung mail adapter natin. Ito na po yung elbow natin mga loads. Yan. Elbow yan. Ito na po siya. Yung male adapter, pag natapos nyo na pong ganoon, ipasok nyo po dito yung male adapter. With thread po yan. Itong elbow na to, with thread na 1/2. Tapos, 1/2 din po na male adapter. Yan, ipasok po natin dito. Pag nakapasok na po, okay na po yun. Huwag po natin, bago natin ilagay po itong sleeve ng ating barrel, huwag po natin kalimutan lagyan po ito ng magnet. Kasi ito po yung gabay ng ating bala pag babaril po tayo ng pababa o di kaya babaril po tayo ng patagilid. Ganun po. Yan. Kasi stopper po ito. Ito po yung natatawag na stopper. Magnet po yan. Kung mayroon po kayong magnet na parang yung goma na pwedeng ibalot, yun. Mas maganda pa yun mga loads. Kung mayroon po kayo nun. Yung nilalagay po sa pitaka yun eh. Yung magnet na pwede nyong ibalot dito. Yan. Yung pwede nyong ibalot dito. Yun. Maganda po yun. Malakas po yung magnet nun. Sigurado na po na ano. Tapos pag nilagyan nyo po ng magnet to, didikitan nyo lang naman po ito ng ano eh, ng steel epoxy. Manual po tayo mga loads, ano. Encounter ko na ang manual mga loads. Bali,
talagang nakasigurado po tayong wala siyang singaw. Dahil kahit bombahan mo siya ng lima, tapos hindi mo pa pinuputok, naka-waiting po tayo sa target, puputok at puputok po siya. Nandito lang po yung sa body chamber yung alcohol gun na binomba natin. Wala siya paglalabasan. Kasi nabomba na natin, lalagyan natin ng hulugan natin ng bala mga loads. Itong pinakabutas na ito, kasi ang bala natin 6mm. Ang pinakabutas na ito, nulugan po natin siya, babaraduhan niya ng 6mm na steel ball na bala natin mga loads. Kaya kapag binomba natin to ng alcohol gun, kahit hindi pa natin po siya pinuputok, kahit pang isang oras mga loads, dalawang oras, tatlong oras, nandito pa rin po yun, nag-iikot-ikot lang po dito yung pinaka thinner alcohol natin mga loads. Hindi siya mawawala yung pinaka ano niya mga loads, alcohol niya dito, kasi wala siyang lalabasan mga loads, hindi sa sisingaw. Kaya yun ang kinaganda mga loads, pigil pa yung ano niya, singaw niya. Kaya pag nakita niyo sa video mga loads, tingnan niyo, hindi na ako nagbobomba mga loads pag naka-video ako, kasi naka-standby na po yun, yung barrel ko na yun, yung alcohol gun ko na yun, na wala pa yung target mga loads, binobombahan ko na siya ng lima. Tapos pag nabombahan ko ng lima, lalaglagan ko na siya. Pag nalaglagan ko ng bala, yan, maghahanap na po ako ng target. Kahit ilang oras ka na hindi ka makapaghanap ng target, hindi mo pa na ipuputok yun, nandun pa rin po siya. Kaya pag mayroon na yung target, kakalabitin mo na lang po siya, kaya hindi po siya sagabal. Yan mga loads, dapat naunawaan ninyo mga loads. Ito po yung magnet. Itong magnet po importante mga loads, para pag in case na babaril po tayo ng pababa, hindi po mahulog ang ating bala. Tapos ito po yung ano ko, drawing ko, pangit mga loads. Yan, ito po yung ano ko. Hindi ko na po ituturo to sa inyo mga loads, dahil itong compressor na gawa ko na to, hindi naman ganong gumagana. Pag-aralan ko pa kung mabuti mga loads para bago ko ituro to, dahil yung sa akin mga loads, hindi ganong gumagana mga loads. Konti lang yung nababawas na ingay niya mga loads. Kaya ito hindi ko na ituturo mga loads. Ito lang mga encounter ko na gawa na maganda ang tinuturo ko sa inyo mga loads, para hindi naman po kayo mapaya sa akin. Saka, ulitin po natin, ito po yung inner diameter, inner barrel. Tapos itong nasa labas, ito sleeve niya po yan, yung pangalawang tubo na ilalagay natin. Tapos ito po yung magnet, yan, dalawa. Tapos natin mga loads, ipasok po natin dito sa 25mm na male adapter. Pasok po natin dyan, buo na po siya. Yan, bago po natin ipasok dyan, siguraduhin po natin itong magnet, secure po siya. Tapos itong fitting hose, ito. Tapos ito na po yung elbow, ito yung huli. Ang una po siya, ito para masundan nyo mga loads, elbow. Ang susunod po yan, yung fitting hose. Tapos pagkalagay ng fitting hose sa inner barrel natin na 6mm, lagyan po natin ng magnet. Tapos pagkatapos po natin nalagyan ng magnet, ilagay po na natin tong male adapter. Tapos i-trade po na natin dito sa elbow. Ganun lang po kasimple mga loads. Sana inaunawaan nyo mga loads, at pasensya na kayo kung ganito lang ang pagtuturo ko sa inyo at wala po tayong sapat na gamit. Ito, ganito po siya, dalawa. Yan. Kunwari, ito po yung 6mm, ito po yung sleeve niya. Pasok po natin na ganyan. Yan. Pag maluwag po yung sleeve nyo mga loads sa inner barrel ninyo, lagyan nyo po siya ng to, packing tape. Yan, lagyan nyo po siya ng ganito. Paikutan nyo lang po siya. Yan, paikutan nyo po ganyan. Hanggang magkasya po sa butas, kung anong butas po yung ilalagay nyo. Sa anong butas po yung ilalagay nyo yung sleeve. Yan. Hanggang po magkakasya dito, yung katamtaman lang po, hindi siya maluwag, hindi siya masikip. Yung kasyang-kasyang ipasok ang kanto ito sa dulo. Ito mga loads, ano din to. Ang sukat po na ito, 4 feet din to. Itong gagawin ko sa susunod mga loads. Pero ang body chamber niya mga loads, parehas lang din. Kaya pag meron na tayong sapat na gamit mga loads, may baka itong turo ko sa body chamber mga loads, kung paano magawa to, baka maituro ko sa inyo ng actual mga loads. Pagsikapan kong maituro sa inyo kung sakaling meron tayong gamit mga loads. Maraming salamat sa inyo mga loads, at kung napadaan ka sa aking YouTube channel mga loads, paingin naman po ang subscribe mo dyan, at pakilike at share ang aking YouTube, para kahit papano ay matulungan mo rin ako, Lodi, loads, mga loads, at sa mga viewers natin dyan na laging
mag-stambay sa ating YouTube channel. Ay maraming maraming salamat sa inyo at mga nagsusuporta sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat sa inyo. At shoutout po sa ating lahat. Sa inyong mga lods ko dyan. Dahil sa inyo ay lumalakas ang loob kong magturo about sa Marbulgan, dahil kayo ang inspirasyon ko para magtuturo itong alcohol gun. Dahil hindi po sana ako nagtuturo talaga. For hunting po sana ako sa pagmamanok. At marami po tayong mga viewers dyan na nagtatanong kung paano natin nagawa. Kaya ito, nagawa po natin ang paraan. Kahit sa pagdodrawing lang, naituro po natin. At pagsisikapan po natin may turo mabuti para makuha nyo pong lubos na maunawaan ang aking pagtuturo. At pasensya na po kayo sa akin kung meron po kayong hindi naunawaan. At comment lang po kayo sa description box at pagsisikapan kung sagutin ang inyong mga katanungan doon kung meron man akong hindi naituro at hindi ko gaano na-explain sa inyo, mga lods. At sa nagtatanong pala sa akin, mga lods, about sa igniter niya, incoming po tayo sa lods at yun na po ang susunod nating i-discuss dito sa ating alcohol gun. Yung igniter na po yun ay isusunod nating i-upload dito sa YouTube channel natin, kaya abang-abang lang po tayo. At ikaw na viewers na nagtatanong sa akin, Lodi, at nakalimutan ko yung pangalan, mag-subscribe ka lang po at pindutin mo ang all notification bell para update ka sa next na i-upload ko about sa igniter ng ating alcohol gun. Kasi ang isusunod nating i-discuss ngayon ay yung igniter niya naman, mga lods. Step by step tayo, mga lods. Dapat sana'y maunawaan nyo ako at hindi po kayo nagsasawa sa akin at maintindihan nyo ang aking explanation. At sa nagsasabi lakas po ang PCP kaysa alcohol gun, mga lods. Kaya alcohol gun lang po yung gamit natin. Huwag nyo po sabihing hindi po kayo naniniwala na alcohol gun po yun. Meron lang po siya kalakasan ng konti, mga lods. Pero mas accurate po ng mas malayuan ang PCP. Di hamak po sa alcohol gun, mga lods. Dahil homemade alcohol gun lang po tayo, mga lods. Ang PCP po, pag mayaman ka, makakabili ka yan. Dahil mahal po yan. Kaya dito muna tayo sa alcohol gun. Aspirasyon po natin na gumawa ng alcohol gun. Yung nagsasabi po na PCP, yung ating alcohol gun, shoutout po sa iyo, at hindi po siya alcohol, hindi po siya PCP, alcohol gun po siya. Mas dihamak, mas malakas po ang PCP kaysa alcohol gun, mga lods. Sana mo nawaan mo. Teka lang, mga lods, at kukunin ko yung alcohol gun ko. Ito na, lods. Ito po yung yan, gabi na kasi, mga lods, hindi natin ganong makikita. Ito po yung alcohol gun natin, mga lods, yan. Yung nagtatanong po na hindi maniwala na alcohol gun, ito po yun, no? Alcohol gun po siya. Yan. Ball valve, manual po tayo. Siya po yan, yan. Tapos, ito po yung tanki natin. Kasi, pinagkakamalan po nilang PCP daw. Ito po siya. Ito po yung sinasabi kong, female adapter na 25 millimeter. Yan, ito. With thread po yan. Wala po tayo kasing, extra ganito. At busy po tayo ngayon. Ito po yun. Sana'y maniwala ka na sa aking alcohol gun, na alcohol gun po siya, hindi po siya PCP. Teka lang po at ilalagay natin. Dito po siya. Yan. Detrade po siya, mga lods. Tinatanggal ko lang siya, mga lods, dahil yung oxygen, yung amoy ng ating denatured alcohol ay nagmo-moist. Ayan na po siya, mga lods. Ayan. Dapat lubos mong maunawaan, lods, na alcohol gun lang po siya. Ayan. Hindi po siya PCP. Tapos ito po yung igniter natin. Ito. Kaya hindi po sa PCP, mga lods. Tapos ito po yung pinaka battery natin. Battery with headlight po yan. Ayan po siya. Yan. Iilaw po siya dito sa likod. Pag nag-iilaw. Ayan, umiilaw po siya. Makikita mo kung full siya o hindi. Yan, yung kulay blue. Kaya PC, alcohol gun po to, hindi siya PCP. Sana'y malubos mong maunawaan, Lodi. At salamat din sa yung komento sa aking alcohol gun. Wala naman po tayong masamang intensyon na
sinasagot ang ating mga katanungan sa ating comment section. Maraming maraming salamat sa inyo at isusunod po natin ang igniter neto. Malapit po nating matapos igniter na lang at saka yung trigger o handle. Dalawa na lang pong parts, mga loads. Ituturo natin step by step lang tayo, mga loads, at mahirapan tayo talagang isang tutorial lang to na ituturo, mga loads, at marami po siyang parts. Maraming maraming salamat sa inyo at naway maging successful ang inyong gawa, mga lodi. At comment lang po kayo sa akin kung meron pong kayong katanungan tungkol sa inyong ginagawa. At tatalakayin po natin yan. Maraming maraming salamat po sa inyo.